Kamusta na po kayong lahat dyan? Welcome po ulit sa isang edisyon ng Usapang Tito Manny. Nakita nyo na po ba yung trailer ng pelikula ni Vince Tanyada na Project ASN or Ako Si Ninoy? Subukan nyong isearch yan, nasa YouTube po. Panoorin ninyo at kayo ang maghusga kung ano ang maaalala nyo doon sa trailer ng pelikula ni Vince Tanyada. Dahil nung napanood ko po yan, ewan ko kung ako lang ha, para namang ginaya yung style ni Direk Daryl Yap doon sa trailer ng Made in Malacanang. Pati na rin doon sa teaser ng MOM o yung Martyr or Murderer. Wala bang originality itong si Vince Tanyada? Okay na sana eh. Actually, para sa akin, okay yan. Kung yan ang itatapat mo sa pelikula ni Direk Daryl Yap, welcome na welcome yan. At least, hindi ito tulad nung katips na sinasabing ipinantapat sa Made in Malacanang pero nag-showing na pala a year before. Tapos sasabihin, pantapat daw sa Made in Malacanang. Ito, pwede niya talagang sabihin na pantapat niya sa MOM or Martyr or Murderer. Kaya lang, nakaka-iki naman na pag pinanood mo yung trailer ng pelikula niya, ang maaalala mo ay yung trailer ng Made in Malacanang. Kasi pati yung bagsak ng mga suspense, yung pagbagsak ng pagbabago ng eksena, yung dagungdong ng bass, sabi ko parang gayang-gaya naman to sa trailer ng Made in Malacanang saka ng MOM. Pati ba naman ito? Makikiride on pa rin sa style ni Direk Daryl Yap si Vince Tanyada. Magkaroon ka naman ng sarili mong style para naman makita yung iyong personality, yung sarili mong character, hindi yung parang ginaya mo lang yung style ni Daryl Yap doon sa paggawa ng trailer. Kayo, I challenge you to watch the trailer at kayo po mag-comment sa akin kung totoo o hindi yung sinasabi ko. Pangalawa, ASN, Ako Si Ninoy. Ang unang pelikula ni Daryl Yap, MIM, Made in Malacanang. Ang follow-up movie niya, MOM, Martyr or Murderer. Ang pelikula ni Vince Tanyada, ASN, Ako Si Ninoy. Oh, oh, sabihin niyo hindi siya nanggagaya. Ay hindi nga pala kasi nilagyan ng project sa umpisa eh. Project ASN. Nahiya ka pa, Vince Tanyada? Nilagyan mo pa ng project yung title ng pelikula mo. ASN na lang. Nang gaya ka na rin lang, lubos-lubosin mo na. Nahiya ka pa. ASN Ako Si Ninoy. MOM, MIM. Kunti pa naman talagang walang originality. O sige nga, kayo magsabi. Gagawa ka ng title. Gagayahin mo yung title ng unang pelikula Made in Malacanang saka yung MOM. Yung sa'yo, ASN, Ako Si Ninoy. O hindi ba pang gagaya yun? Asan ang originality dyan? Nakikisakay ka pa rin. Sana nag-isip ka naman ng ibang title. Okay na yan. Para sa akin, go! Ipantapat mo sa MOM yan. Diyan tayo magkakaalaman. Hindi tulad nung katips, nakachipan na tinapat mo kunyari sa MIM para ka lang makilala at para kahit pa paano ay makabawi ang pelikula mong nag-flop nung unang isinowing. Ito, talagang ginawa mo pantapat sa MOM. Welcome na welcome po yan. Diyan po natin malalaman. Dahil sinasabi pa niya na pelikula niya, itong ASN, ang tatapos sa lahat ng kasinungalingan. Kaninong kasinungalingan, Vince Tanyada? Yang kwentong yan ni Ninoy Aquino, tatlong dekada ng inukilkil na mga dilawan sa isipan ng mga taong bayan. Wala na pong bago dyan. Unless meron kang bagong pasabog sa pelikula mong yan, eh sigurado namang wala. Dahil yan ay ibinasi mo doon sa mga kwento ng mga dilawan. Wala nang bago dyan. Alam na ng taong bayan yung naratibong yan. Itong kay Daryl Yap, dito natin malalaman talaga kung sino si Ninoy Aquino. Ito ang maraming pasabog. Buti na lang, yung pelikula ni Joel Lamangan, hindi ko alam kung itatapat pa rin ni Joel Lamangan yung pelikula niya Oras de Peligro sa dalawang pelikulang ito. Yung MOM, saka yung AS. Tuwing sasabihin ko po kasi yung pelikula ni Vince Tanyada, hindi ko mapigilang tumawa.
Kasi ASN, MOM, AIM. Buti na lang yung kay Joel Lamangan, hindi ODP. Oh? Oras de Peligro. At least binuo ni Joel Lamangan yung title ng pelikula niya. Hindi siya nakisakay sa MOM. Hindi tulad ni Vince Tanyada. Apakadaming title na pwedeng isipin. ASN pa. Ako si Ninoy. Oh, hindi po ba yan ay hayag-hayagang panggagaya? Ewan ko na lang, if you don't call that panggagaya, eh bahala kayo sa buhay ninyo. Tapos, lumabas yung kanilang poster. Yung poster ng Project ASN. Ngayon, kung papansin ninyong mabuti itong poster nila, tingnan ninyo yung nakasulat dun sa isang placard. Ang nakasulat po doon, ibigay ang reformang panlupa. Teka muna. Sino ba ang hindi nagbigay ng mga lupang ipinangako sa mga magsasaka? Ano kaya ang magiging naratibo nila dyan sa placard na yan na ibigay ang reformang panlupa? Hindi po ba yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Mindiola Massacre? Kung bakit maraming napatay na mga magsasaka dyan sa Mindiola? At hindi ba yan din ang naging ugat ng pag-aalsa ng mga magsasaka dyan sa Hacienda Luisita? Dahil ang alam natin, naglabas ng batas si Cory Aquino na magpamahagi na ng lupa, pero exempted ang Hacienda Luisita. Kaya nga nagalit tong si former President Rodrigo Duterte. Dahil ipapatupad na yung land reform o yung pamamahagi ng lupa sa magsasaka, pero ang Hacienda Luisita ay hindi isinama dun sa batas na nilagdaan ni Cory Aquino. Hindi po natin pwedeng pasinungalingan yan. Dahil you look over the internet at makikita ninyo na hindi isinama ni Cory Aquino ang Hacienda Luisita doon sa mga lupang ipamamahagi sa mga magsasaka. Tapos gusto nilang palabasin na ito ang katotohanan na pelikula na si Ninoy Aquino ay isang bayani. Bayani ba yon? Na baril lang sa tarmac, bayani na? Sabi ng ibang mga dilawan. Alam daw ni Ninoy Aquino na siya ay babarilin at papatayin sa tarmac or sa airport or kung saan man. Pero dahil sa pagmamahal niya sa Pilipinas, ipinagpatuloy niya. Alam niyo, para sa akin, personal opinion ko, kahit na may nagsasabi kay Ninoy Aquino na mayroong posibilidad na may pumatay sa kanya pagbaba niya ng Pilipinas, hindi siya naniwala. Hindi niya akalain na totohanin ang banta sa buhay niya. Kayo, kahit na sabihin kayo ay nagpapakamartir, alam nyong papatayin kayo. Tutuloy kayo? I doubt. So para sa akin, sinasabi ko nga sa inyo, opinion ko lang yun, hindi naniwala si Ninoy Aquino na yung banta sa buhay niya ay magkakatotoo. Dahil ang balak niya talaga ay bumalik ng Pilipinas at maagaw ang kapangyarihan kay President Marcos. Pangalawa, bakit wala si Ninoy Aquino sa Plaza Miranda nung naganap yung bombahan doon? Andun lahat ng kanyang kapartido, siya lang ang wala. Samantalang siya ang front runner, siya ang hinihintay ng mga tao na makita siya ng personal. Pero wala siya sa Plaza Miranda. So ang daming nasugatan, may mga namatay. Pero ni isang galos wala si Ninoy Aquino dahil hindi siya nagpunta sa sarili niyang rally. At saka meron tayong papanoorin na isang video clip. Buksan nyo ang inyong mga mata. Panoorin po natin ito. My position is very clear. If we will succeed in overthrowing the dictatorship, we should allow every voice and every idea to ventilate their views in the public market. We should legalize the Communist Party of the Philippines and give them exactly the same forum to expound on their ideas. Okay, yan ba ang hero? Gusto niyang illegalize ang New People's Army. Silang mga Aquino. Dahil yun din ang ginawa ni Cory Aquino. Pinalaya niya yung mga NPA na yan nung siya ang naupo bilang presidente. Yan din ang gusto mangyari ni Butch Aquino na kapatid ni Ninoy Aquino. Ang maging legal ang NPA sa bansa natin. O ano ngayon? Ano ang dulot na problema ng NPA sa atin? Ito kaya ay isinama ni Vince Tanyada sa kanyang pelikula? Ang taong gustong i-overthrow ang pamahalaan ni President Marcos at gawing legal ang NPA. Kayo na po ang humusga. Sige, maganda yan. Itapat natin yung dalawang pelikula. MOM ni Daryl Yap
saka ASN. ASN ni Vince Tanyada. Okay. Sandali lang po. May naririnig ba kayong batang umiingit? Yan po yung aking apo. Nakahiga po sa aking tabi. Kanina lang po tulog yan, pero dahil sa ingay ko siguro, nagising at nagpapapansin sa akin. Anyway, tulad na sinabi ko, diyan tayo magkakaalaman. Finally, ito maging talagang magkatapat. Unless tumapat din yung pelikula na ODP o yung Oras ni Peligro ni Joel Lamangan. Diyan natin malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsasabi ng puro kasinungalingan lamang. So bago po ako magpaalam, shout out po muna tayo. Unang-una po kay Jean I. Skerler. Ang iingay nung apo ko. Unang-una po kay Jean I. Skerler ng Switzerland. Sumunod po kay Portia Ignacio. Also kay Jesse Atienza at kay Jefferson Noblesa. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking Munting Channel. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Comment lang po down below. At kailangan ko na pong intindihin yung aking grandson. I will see you next time. Peace.